na ako mag-antay. Joke lang. Kayang-kaya ko pang mag-antay. Kayang-kaya kitang hintayin. Take your time. Hihintayin kita. Hihintayin ko kayo, Sir Zed and Mom T. Hi naman, Aids. This is Teacher Lett. Hi, guys. Hi, Lemonades. This is Teacher Lett. Welcome to my channel! At kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to like this video, subscribe, and hit the notification bell para naman maging updated ka pa sa mga latest post ko. So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung 5 commonly misspelled easy words na mga estudyante ko, or for sure, estudyante din natin, estudyante mo rin, and tignan natin kung match ba talaga tayo. Okay, hinihintay ko kasi sila, Sir Cedric at saka si Mom Tintin. So hopefully, dumating na sila pagkatapos ng 5 easy words na to. Okay? Tanayin number one. Occasion. O-C-C-A-S-I-O-N. So, yun yung talagang pinagkakamali ng mga estudyante ko eh. Occasion. Ang secret doon, always remember, dalawa yung C. Dalawang silang po at isang letter S. And then next word is accommodation. A-C-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N. So kung mapapansin niyo, nag-chop ako talaga ng mga letters or nag-group ako ng mga letters para bakit? Madaling matandaan yung word na yon. Nag-group ako ng mga letters kapag nag-spell ako. So halimbawa, A-C-C-O M-M-O-D-A-T-I-O-N. So, yun. Para mas madali ko siya matandaan. So, dito sa accommodation, double C and double M. Third word is committee or committee. Yan. Committee or committee. C-O-M-M-I-T-T-E-E. Committee. So, ang secret dito, double C. Ay, sorry. Double M, double T, and double E. Okay? The fourth word ay tomorrow. I'll love you tomorrow, but I love you now. Yesterday, now, and forever. So, tomorrow natin, T-O-M-O-R-R-O-W. So, yun. Single M, but double R. So, meron talaga mga chances na kailangan nating tandaan na hindi na siya single. At ito na, ang fifth word na lagi na pagkakamalian ng ating mga estudyante. Pasensya na kayo, medyo mahangin kasi. Tapos nahihangin pa yung bangs ko eh. Yung hangin pa ganun. Yung bangs ko na igaganun. So ang fifth word natin ay, for sure, estudyante mo, nagkakamali nito. Siguradong-sigurado ako. Ano yun? Pangalan ko. O pangalan mo. Tama ba ako? Lagi kasi nagkakamali mga estudyante ko. Lalong-lalo na sa classroom. Kaya ini-include ko talaga ang pangalan ko sa spelling namin. Kasi magsasubmit ng report, wrong spelling ang pangalan ko. Hindi ako yun. Diba? Minsan, M-A-R-I-L-T-H. Ginagawa nilang Marilet. Eh, ang pangalan ko, Marilet. Diba? Minsan din, M-A-R-I-L-H-E-T. Hindi naman ako Marilet. Marilet lang po. Okay? Okay ba? Okay? So, yun lang yung 5 commonly misspelled simple words natin. Tapos ko na naman tong vlog na to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin si Sir Cedric at saka si Ma'am Tintin. Nasaan na kay Sir Zed at Ma'am Tin? Nasaan na kayo? So yun lang po, abangan ninyo yung next video ko. Kung pati kayo, meron kayong problem sa spelling ng pangalan ninyo, just comment below kung ano yung lagi nilang nai-spell na pangalan ninyo. Alam kong nakaka-relate din kayo dito eh. And then, kung meron kayong mga suggestions sa mga sa spelling or sa mga pronunciation, pwede rin naman kayo mag-comment below.
para ma-addressan natin yung issue na yon. Remember, I am your teacher. I am ready to help you. So yun lang po. Thank you for watching. Again, don't forget to like this video, hit the subscribe button and notification bell, at mag-commenta din po kayo para naman maging updated kayo sa mga latest post ko. Pasensya na ulit sa buhok ko. Ayan, pasensya na sa hangin, pasensya na sa ingay ng hangin. Pasensya na sa ingay ng hangin. Thank you for watching. Bye bye. Ang lakas ng hangin. Yung bangs ko. Meron na akong pimple. Bakit pa naman yung noo ko na-emphasize? So, one eternity later. Ayan na po yung mga inaantay kong dalawa. Yan si Sir Zed at saka si Ma'am Kimchi. Ma'am Let. Uy, nagbaon siya. Porque hindi na ako umuwi ng San Manuel. Ang tagal-tagal nyo na. Ma'am Let. Sunod na mata ko may bunga. Sunod na mata ko may bunga.